the energy, but I'm like low focused on the power energy gap, yeah, for our fight is happening. Sa ating pinag-iwanan. So ito po yung Who Are the Millennials? Kung nakalagay po rito ay ito yung pinag-usapan ng millennials ito ngayon mula ang 1980s. Ano? Ayun ay ito kasi na natin 80 million in the US, 2.5 billion worldwide. Sa atin po, we are 100 mayigit 100 million tayo na Pilipino at malaking bahagi ng ating kabataan, kung hindi po ako nagkakamali, ay 75%. No? So, do they matter? So, nakalagay po rito ay in the coming years, no? 75% by 20... By year 2000 pa yan, 75. No? And then in 2017 na. No? So, ang bahagi na kung saan ay makita natin ay
yung paggamit ng social networks. So, ibig sabihin, bahagi po ng pagkilos na makita natin na ang kalimitang everyday life na present generation, which is more than half of the total population natin, ang kalimitang kanilang binibigyan ng diin ay social networks. Paggamit po kalimitang kahit na ng telepono. No? So, well, hindi lang po telepono, pero ito yung pinakamabilis. No? Yung paggamit ng computer. No? Kaya po ako natutuwa kahit na po yung iba ay nag-aaral na gumamit ng social networks. No? Nag-aaral na gumamit ng internet. No? Yung iba ay natuto gawa ng kanilang apo. No? Kasi yung mga apo, yan o. Kahit na nakapikit, no? Pwedeng gumamit ng internet. So, some changes in the belief of the millennials. So, ito po kasi yung tinuturuan natin ngayon. Bahagi yun ang ating pagtugon na kung saan ay tayo ay hinahamon. Ano ito? So, nakita natin, open for lead-in. No? Open for lead-in. Marami ngayon, isang problema ngayon na inaaral ng simbahan ay ito, open for lead-in. Marami ang nagli-lead-in. So, kung minsan may mga church worker na nagtatanong sa iba, paano po yun? Yung aking anak ay naglilipin. Ako, sabi ko, paano ngayon yan? Naglilipin yung anak. E katikis na yung anak, yung nanay. No? Kundi kayo membro ng organisasyon pang simbahan. Paano yun? No? Yun ang kanilang ano, open for living. No? So, paano nga ba yun? Mamaya ko sasagutin. Ano pa? I have an experience of premarital sex at young age. 13 years old. Yun ang pinakamayang. Ibig sabihin, ay pagkaregla. No? Kasi yun ang kalimitan eh, no? 13 years old. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Pero, mayroon. Mayroon. No? Mayroon. Have experienced premarital sex. Ang problema rito ay yung premarital sex. So, kuminsan ay detached from the teaching of the church. Maliwanag po yun. Kasi yun ay itong mga ito ay lumalabag sa utos ng Diyos. Ano pa? Have child out of wedlock. Marami ngayon ang mga anak na hindi kasal. No? Anak sila na hindi kasal. Maaring nagsasama pa yung mga magulang, maaring hindi rin nagsasama yung mga magulang as of the moment. Pero maraming mga ipinanganak na wala sa kasal. Sila ay bagamat sabi nga natin tinatanggap ng gobyerno, kailan ay wala. So, ibig sabihin, of course, ito ay bahagi ng pagkilos ng premarital sex. Epekto na lamang ng premarital sex. Pangapat, open for same-sex marriage.
open for same-sex marriage. Alam nyo, one time may nakausap akong kabataan, teenager, naipagtalo kasi bakit? Kasi ang kanilang basihan ay hindi, nagmamahalan sila eh. Nagmamahalan sila. Ay, kasi ang kanilang kaisipan ay bahagi. Ang point doon ay the normalization. No, normal daw. Normal. Ibig sabihin, ang question ngayon ay yung sex. Hindi lamang yung sex mo, kundi yung sexual orientation. Pinag-question ngayon dito ay yung babae para sa lalaki. Ngayon ay okay na raw yung babae para sa babae. Lalaki para sa lalaki. So, yun ang anilang. Kasi ang kanilang pinagbabasihan, at yung isa, mantay, may nakausap ako, na ang pinagpipilitan na Ellen, they would like to profit scientifically. Yun ang kanilang binabasihan. Kaya kung minsan, dahil sa paniniwala na this is already been accepted, akala nila may scientific proof. May scientific proof na ang term na ginagamit ay ito raw ay talagang babae na nakakulong sa katawan ng lalaki. O lalaki na nakakulong sa katawan ng babae. Alam nyo kasi, bahagi po ito ng problema dito. Sabi nyo nga, sa usapin na ito, kasi ito rin yung problema ng science. Alam nyo kung bakit? Kasi pag sinabi natin science, pag sinabi natin science, it is something na nahawakan, something na nakikita, tangible. No? Pag sinabi natin scientific, kasi ano yung problema ng science dito? Sinabi ng science na alin, it is possible. It is possible na mayroong base sa chromosomes. Pero, ang problema yan alin, science could not detect. 1 in 1,000,000 daw. So, kung ang Pilipinas ay mayroong 100 million plus na Pilipino, ay di ko naman ilang million, may 100. No? Sabi ko nga eh, bilib naman ako sa mga bakla at saka mga tomboy. No? Hindi nanganganak pero dumarami. Pero ibig sabihin, the problem is alin. Ang problema sa science ay sinabi nila na possible, but they could not detect. Hindi masabi ng science na ito talaga, ito. Itong taong ito ay talagang bakla. Itong taong na ito ay tomboy. Hindi yun ang problema. No? Yun ang problema ay inaharap. Kasi binuksan ng science na there is a possibility, pero hindi niya mapinpoint. So ano ngayon ang problem? Akala ng iba, feeling ko, babae ako. Feeling ko, babae ako. Kaya ay act as a babae. Pero ang tanong ay, talaga bang babae ka? So, maniniwala kaya kayo kapag sinabi mong babae ako? No? So, eh, yun ang problema, no? Yun ang problema. Science could not detect. Wala silang pamamaraan na masabi, isa ngayon sila. Kaya yun ang nakita ang problema eh. Sinasabi ng science that there is a possibility, pero hindi ma-detect ng science. Kaya sabi ko nga sana, hindi mo na binanggit ng science. No? Pero yun, no? Open for same-sex
marriage. Tayo naman ako kasi, hindi na ulugan na, halimbawa, may bakla, hindi mo na ulugan sinasabi na, na minamasama na natin siya. No? Ang ayaw natin ay same-sex marriage. The rule of six commandments, ano yung the rule of six commandments? Oh, you should not commit adultery. So, also applies the same. Pero sa atin, hindi pwede ang babae sa babae, lalaki sa lalaki. So, same-sex marriage. Ano ba? Divorce and abortion as an option. Divorce and abortion as an option. Kung malaki po yung hamon na ibinibigay. Divorce and abortion. Wala po tayong data sa abortion. No? Pero alam natin mayroong mga nagpapa-abort. At humisan nga natin ay nakikita natin yung kanilang katatayuan, lalong-lalo. Pero ito po, ano ba ito? Open. Ito yung kaisipan ng mga millennials. Ano pa? Ah, yan, ha? 68%! More than kalahati, 68% believe that there is God, but not religiously practicing their religious belief. 68% believe that there is God. Ibig sabihin, yung 32% does not believe in God. Pero itong 68% naniniwala na mayroong Diyos, pero hindi sila nagpa-practice ng kanilang pananampalataya. So, ito yung mga nakikita natin ngayon na problema ng lipunang ginagalawan natin, no? End times, child pornography, abortion, greed, slander, terrorism, hedonism, sexual immorality, slave trade, blasphemy. Alam nyo, bahagi yun ng pagkilos natin na kuminsan. Kinakailangan din maging aware tayo, no? Maging aware tayo. Isa ho sa mga problema na inaharap ng ating lipunan na ating ginagalawan. Ano? Marami yung krimen ang nangyayari sa ating lipunan ng ating ginagalawan. Ano? Kasi ito, ano? Very expressive ngayon ng tao. Ano? Ito yung lipunan ng ating ginagalawan. Kaya kinakailangan natin na tingnan natin yung kanilang katatayuan. So the story of one, a boy who nagmahal, nasaktan, naganap. So you look for an answer in the Bible. So, alam niyo na siguro, narinig niyo na ito eh. And then, naganap siya ng kasagatan sa Bible, ang nakita niya, Mateo 27:5. Anong sabi niya? Pagka alis niya roon, siya ay nagbigay. Sino yung nakita niya sa Biblia? Yan ang story ng mga kabataan. And then, magbibigay. Sabi niya, mali ako, mali. Naganap uli sa Biblia. Binabog sa niya uli, Lucas 18:2.
37, ano nakita niya roon? Ang sinabi sa kanya ni Jesus? At gayon din ang gawin mo. Next. Sabi uli ay, baka siguro tsamba lang. No? Nabuksan niya uli mula kay San Juan. Chapter 8, verse 11. No? Humayo ka. No? Pinahayo na. No? Pinahayo na alin. Gawin nga magbigti. No? Kaya, makita po natin. Makita po natin. Alam niyo, ako na magpapakumbisa lang ako sa mga kumisan, inimbitahan ako magpapakumbisa sa mga eskwelahan. Ay marami pong mga, kahit nasabihin natin, mga maliliit. Mga maliliit. Kaya wag lang kung na-encounter ninyo. May mga batang na iisip at nag-attempt ng suicide. No? Ang mga kabataan ngayon na isusuicidal. No? Kaya po, kung magsakali man meron kayong makita, ay medyo tutukan ninyo. No? Medyo tutukan ninyo. At saka baka may mas malalim pang problema. No? Baka may mas malalim pang problema. Maliban doon din sa kanyang pag-anais na magpakamatay. No? Marami ho ngayon. Yung mga nababalitaan natin ngayon, mga ilan lamang. So, reading your Bible versus studying your Bible. Anong pagkakaiba ng reading your Bible and studying your Bible? So, yung nangyari dito kay Juan, ano yun, reading or studying? Hindi niya pinag-aaralan yung kanyang Biblia. Binabasa lang niya. Kaya, pag-ingatan natin, ano? Kasi baka mamaya ay ganun din ang manggawin, ano? Hindi ganun din ang makita natin. Ay baka hindi tayo magbigay ng tunay na lunas sa ating pagkilos sa daigdig na ginagalawan natin. At nagkataon po, ano? Yung mga kabataan ngayon, sa atin, maliwanag reading. Maliwanag sa atin, study. Napakalaga yung pag-i-study. Pero ngayon, yung mga kabataan ay nandun pa lang sila sa level ng reading. Reading the Bible. In this widely social concern about you today, not only in our country but also in the world. Okay. So, hindi na natin po, ano, kasi medyo mahaba kapag nagkaroon tayo ng activity. No? What is our response to this concern at saka ating is? What is specific action or solution do you think are needed for this problem? Choose one social concern and then give a suggested solution. Hindi na natin masyadong bibigyan ng pansin yung bagay na ito. No? Pero sana po maging bahagi ng inyong pag-inilay. Makita po ninyo sa inyong mga tinuturuan sa mga nabanggit ng problema na hinaharap natin, well, ito po yung mga kabataan. Pero ano ba yung nakita ninyo na mga pangyayari sa ginagalawan natin ngayon? No? Sabagat ay siguro din po, ano, kung niyo po mapapansin, ay kayong mga katikista, kung talagang maging aware kayo, ay pwede yun natin mabigyan sila ng tulong. No? Ayuda. Hindi naman tayong kinakailang tayong gumawa. No? Pero sana rin po ay makita, if we really na makita natin yung mga sudyante na tinutulungan natin. Hindi lang po sa larangan na, ito, mabinyagan. Ito, makapag-first communion. No? Ito, ay tanggap ng kumpil. No? So, hindi lang po sana yun ang ating pagkilos na makita ko rin, sana rin po ay makita natin yung katatayuan din ng mga bata na
nakikita natin na ito yung problema na hinaharap nila ngayon sa kapanahunan na ito. No? Very diverse. Agunusin mo, kayo'y nasa pinaka front runner. Ay siguro po ay kung may detect nyo kagad, malaki po ang maitutulong natin sa pagkilos natin sa mga kapatidang karatayuan. At wala nang halimbawa, no, yung mga suicidal tendencies, no, sa inyong mga tinuturuan na maaari kasing may mga pagkakataon. Well, of course, sa akin kasi nalaman ko because it is confession, no, sa confessional box. Pero ay very alarming. No? Very alarming. Kasi bakit? Mayaman yung bata eh. No? Hindi sila naghihirap. Pero baka sila mag-iisip na magpakamatay. No? Kaya kumisan po ay makita natin, ito yung sitwasyon ng kinakabilang nila at naghahanap sila ng gabay, no, sa kanilang pagkilos. No? Siguro po sa inyong mga kanya-kanyang mga tinuturuan, no, ay sana rin po ay makita rin natin kung ganito yung klase ng katayin. And then, well, ano po yung pwede ninyong gawin? Ay di, pwede ninyong masabi ninyo doon sa kanyang class advisor, no, kung kilala niyo yung magulang. Pwede ninyo ibagbigay alam niyo sa kanilang mga magulang. Bagamat sa sabagin natin ay it is already beyond your own trabaho, pero maaari kasi baka makatulong din kayo. No? Kasi ang hamon sa atin ay malaki. No? Ang tinutugunan natin bilang bahagi ng ating pagkilos na makita po natin na itong mga problema na ito ay will affect the social fabric of our everyday living. Huwag na muna natin gawin yung activity niyan. So what is the most or number one social concerns or problem of our society, of the world? The absence of love. The absence of love. So, ay siguro, absence of love. Baka po, eh, napakahirap yan. Bakit? Siguro sabi natin, love lang yan eh. No? Pero alin? Ay, malaki pong hamon natin bilang mga kalikisa. Bakit? Kasi kapag pinag-usapan natin ang love, ang pinag-usapan natin ay ang Diyos. No? Kasi love eh. Love ang pinag-uusapan natin. At ang isa o sa term na ginagamit natin kapag pinag-uusapan natin ang love ay tumutukoy sa uri ng ating Diyos. No? So it is a problem of love. An absence of love. At kapag absent ang love, absent ang God. Absence ang God. So baka sabihin natin, nandito ang Diyos. Nasaan ang pag-ibig? Alam natin ang Diyos yung pag-ibig. Parang hindi bumaba yung pag-ibig. Okay. So, your purpose in life is to find the love with you. Surrender yourself to it, then share it with others. So ito yung hamon na ibinibigay sa atin ng buong may kapalat bilang mga manampalataya, bilang mga katikista. To become love. Sabi nga natin, dito lahat bumabalantas, no? Ang solusyon sa problema na hinaharap natin, pag-ibig. No? Pag-ibig. Kailang sabi ng iba ay para bagang salita alaman. Pero hindi, kapag nakita natin na itong pag-ibig na ito ang dapat natin na mabigyan ng higit na pagkilos, maraming solusyon ang mabibigyan natin, maraming problema ang mabibigyan natin ng solusyon. So, naghahanap ng pag-ibig.
Kaya makita ho natin, dapat tayo ay makita natin yung mukha ng pag-ibig. Lalo-lalo na ho ngayon, hindi lang ho sa social media, no? Kahit na ho saan. No? Kaya ngayon ho kasi talagang binabatikos tayo, no? Yung mga nasa simbahan. No? Kahit kay Duterte, no? Kay Presidente Duterte, no? Kumisang iba, Father, minumura tayo. No? Ay kumisang, anong sabi niya? Ay, mumurahin ko rin kay Father eh. No? Pero hindi, kasi bakit? Love. No? Love. No? Kaya kahit na doon mismo, kahit na nag-uusap tayo, kahit na nag-uusap tayo, pag pinag-usapan natin ay love, dapat may pakita natin. No? Kasi kapag minura ka, at minura mo rin, saan kayo patutungo? Ay di magmurahan. No? Nasaan ang pag-ibig doon? Wala ang pag-ibig doon. Ay sinasabi natin, ang Diyos natin yung pag-ibig. Ay hindi natin pinapakita yung ating pag-ibig. No? Hindi natin pinapakita yung ating pag-ibig. So, dapat maging bahagi yun ang ating pag-ilos. Kasi, yun ang inahanap ng tao, pag-ibig. Nasaan yung pag-ibig? Kung sila ay mga tao, hindi marunong umibig, kung ano yung ginagawa nila, hindi mo dapat ibinabalik sa kanila. No? Hindi mo dapat binabalik sa kanila. Wala kang may tutulong na may mabahagi sa kanila. Kaya, doon mo ipapakita kung ano yung ibig sabihin ng Diyos. Anong ibig sabihin ng ating pananampalataya. At bilang bahagi ng pagkilos natin bilang mga Kristiyano. So, the gift of the youth. So, para makita po natin muna, yung kahalagahan ng mga kabataan, no? Ay tingnan muna natin yung kabataan. Una ay, so para mabigyan natin ng tunay na pagmamahal ng mga kabataan ay tulad ng mga bato, no? Matitigas ang ulo. No? Matitigas ang ulo. Kaya, dapat daw maging maliwanag na sa atin ang kasi bakit matigas ang ulo? Hindi. Kasi ito ngayon yung kabataan natin eh. Hindi sa baka we approve of it. Ngunit para ano? Para maintindihan natin sila. Maintindihan natin sila. Ano ba? Like a mammon in love. Malambot, no? Matigas ang ulo, no? Pero malambot dito. No? Kaya anong dapat? Huwag mong sasalubungin dito. Saan mo dapat papasukan? Dito. No? Kasi kapag yung mga kabataan, kapag wala kayong ginawa, kundi pagbabasihan mo ng reasoning, wala kayong patutunguhan. No? Magdidebate lang kayo ng magdidebate. Anong kinakailangan? Ipakita mo sa kanya ang kung ano yung narito ka para maintindihan niya na naiintindihan mo siya. So saan yung ating entry point? Sa puso. Kasi kahit anong tigas ng ulo ng mga yan, malambot yan dito. No? Malambot yan dito. Kaya ano kinakailang? Ipakita natin ang pagmamahal. Yan ang kanilang ano eh. Yan ang kanilang weakness. No? Pagmamahal. Kaya sa akin, kung makikita po natin mga kabataan ngayon, bakit sinapalabay nyo sa isang tao na yon? Kasi gawa nito. Hindi gawa nito. No? Hindi gawa nito. So yung entry point natin, para mabago ito, ay saan yung entry point? Sa puso. Ipakita natin kung paano magmahal. And then later on, baka mabago natin sila. No?
mabago natin sila at makikita nila kung ano yung tamang landas na kanilang tinatahak sa daigdig na ito. So, mamon. Sila'y mamon kapag pinag-usapan ay pag-ibig. Mamon sila kapag ang pinag-usapan. Malambot ang kanilang puso kapag binakitaan mo sila ng pagmamahal. At makita siguro nila kung ano yung tama kapag na yung bagiging bahagi ng pagkilos nila na sila ay na iintindihan lalong-lalo na ng mga kabataan, ng mga matatanda. Ay di, sana rin po yung sa mga kabataan ay lalong maintindihan. Hindi lang po ito para sa mga matanda. No? Ito rin po ay para sa mga kapwa kabataan. No? Sabagat kung ang sasalubukin nyo sila dito, no? Wala rin kayong patutunguhan. Kinakailangan dito. No? Kaya alam nyo, napakaganda po yung ipinagdiwang natin nakaraang taon. Yung ipinahayag po. Kaya po kutusin, kung bakit si Pope Francis ay very phenomenal. No? Bakit? Naintindihan niya yung solusyon. Na alin? Ah! Kaya binigay ng pansin niyo ulit, yung extraordinary jubilee year of mercy. No? Hindi intellectual level. No? Dito. Sa puso. So, they know the church, but they do not understand. No? Alam nila, may simbahan dyan, you know? Pero wala. Kasi bakit? We do not let them involved. We do not let them involved. No? Alam nyo, well, ito, maganda ito kasi nakalagay dito, no? Ay youth center, Don Bosco kasi, no? Talagang meron talaga sa mga kabataan. We let the children, the youth involved. Pero sana po, sa bawat parokya rin mo natin, sana po ay lalong lumakas yung ating mga youth movements. No? Kinakailangan natin na involve natin ang mga kabataan sa activity of the church. No? Kahit na po mga katikista, no? Tulungan ninyo na anyayahan sila na ma-involve sa simbahan. No? Alam nyo, ang naging problema ho sa US, sa Europe, na wala na ho yung mga mananampalataya, mga matatanda na ho kalimitan ng sisimba, yung ibang mga simbahan ginawang museum. Bakit? Kasi nawala na yung kabataan. Nakalimutan nila yung kabataan. Napapalit sa mga matatanda. No? Walang papalit sa mga matatanda. So kinakailangan pa lang yung molding na sa mga kabataan. E paano mga kabataan kung we do not let them involved? No? Well, kinakailangan natin na siguro kalimitan ng mga kalimitan nagsasalubong sa simbahan ay mga manang at mga kabataan. No? Yan ang kalimitan. No? Bahagi yun kasi talagang magkasalungat. No? Pero kinakailangan, no, Alev, kinakailangan natin iimbitahan sila na ma-involve. No? Huwag natin silang itaboy. No? Kasi sa mga matanda sinasabi, Father, bakit yung mga kabataan niya, palagan niya sa simbahan? Saan mo gusto pumunta? Sa sugalan. Di ba? Pagpasalamat ka nga at may mga kabataan pumunta sa simbahan. Ang tanong mo ay, paano mo ngayon sila lalong maging involved sa simbahan? Pero huwag ninyong paalisin ang mga kabataan sa simbahan. Sabagat marami tayong simbahan all over the world na wala ng kabataan. Magpasalamat tayo at ang ating simbahan sa Pilipinas ay marami pang kabataan. But we have to let them involved. Kasi kapag hindi natin sila pina-involved, they will never understand us. Ang sabi mo, ang ganito ang simbahan. Hindi. Kinakailangan i-involve mo sila. Kung may activity tayo ngayon, napunta kayo roon. No? Kinakailangan i-involve natin ang mga kabataan.
Yun po yung ano natin. Kaya nga sabi ko ay, ang entry point natin ay saan? Sa puso. Huh? Hindi dito. Huh? Sa puso. So saan? Involve. Ano ba? They embrace but do not love. Medyo malalim ito, no? They embrace but they do love. Sa mga matanda, ah, in-embrace ka, mahal ka nun. No? Simbago, generasyon iba. No? Hindi na ulo nga in-embrace ka, mahal ka na. Ha? No? Yun ang kaisipan, no? Baka mabiglang kayo, hindi, in-embrace ako eh, mahal na ako nun. Ah, hindi. Yung kabataan kasi ngayon, very, very affective sila. No? Very showy. Pero hindi na ulo ka na, malalim na kaagad. No? Hindi yung katulad natin mga tayo kasi mga matatanda na tayo, no? Ay kapag sinabi natin na in-embrace kita, ah, talagang pag-ibig na yon, no? Sa mga bagong generation ngayon, kahit na kay kabeso-beso mo, no? Hindi ba pag-ibig yon? They embrace but do not love.